Hello. Gusto ko lang mag-react dun sa mga kumakalat ngayon na mga pang bubuli kay Mr. President Duterte. Number one, ikaw, sino ka? Baninay na ikaw yung iniidolohan kita. Mula PBB House, sumikat ka lang. Nakamit mo ang gusto mo, anong ginawa mo? Ganon ka nalang makapagsalita sa ating mahal na presidente. Binabash mo siya. Tama ba yung ginagawa mo? Hindi tama yung ginagawa mo na ganon gagawin niyo sa ating presidente? Hindi lang ang bansa natin ang problema, buong bansa ang problema. Buong mundo. Kaya huwag mong ganonin ang ating mahal na presidente. Sayang ka, maraming nagmamahal sa'yo, pero sa isang iglap, baka biglang mawala lahat ng yan dahil sa pambabas mo sa ating mahal na presidente. Iniidolo pa naman kita at kapwa, Pilipino kapwa, Bisaya ka pa ng ating mahal na Pangulo. Pero ganyan ang ginawa mo sa kanya. Tama ba yun? Hindi tama yan. Sana lang, God bless you sa'yo. Sana lang, hindi bumalik sa'yo yung mga pinagsabi mo na hindi maganda sa kanya. Number two, mura na talaga isinuntok ko sa kanya noon 100 times ngayon, because right now I am doing this for the people. Naaabuso ng ating putang inang gobyerno. It is fucking useless. Nakikiuso sila, nagla-lockdown. But the difference is, yung mga ibang countries, they are providing financial assistance. They are providing what they need. Okay, they are providing their food. Pero putang ina, kung ilalockdown nyo rin lang kami, you have to provide what we need. Otherwise, lalabas kami dyan. Patayan na kung patayan. Mas maganda na lang yung mamamatay, at least lumalaban. Kasi yung mamamatay na rin tayo sa takot, o kaya sa coronavirus, which I know na darating doon sa mga tao kung talaga ikaw napiling kakapitan anyway. Pero kung hindi, hindi. Pero mas maganda pa, yung ipaglalaban na lang natin yung ating karapatan dahil inaabuso tayo ng putang inang presidente at putang inang gobyerno natin. Yun lang, ikalat nyo yan. Hello, Mr. Pero naging laos ka na ngayon. Ang tindi ng pagmumura mo sa aking mahal na presidente. Nung una, sinong unang ginanyan? Ang ating unang mong ginanyan si Rapi Tulpo. Ginanyan mo. Minura mo rin. Pero bandang huli humingi ka ng sorry. Tapos ngayon, ang ating mahal na Pangulo, numurahin mo ng maloto. Huwag yan. Hindi na kita English in hand. Di ko sasagutin yung English mo dahil yung marumang English ay mahina kasi ako. Katulungan na naman kaya ako. Katulungan ko nagsusumikat para sa aking pamilya para hindi sila magkutong. Hindi ko i-ask sa ibang tao. Lockdown tayo lahat o mundo. Pero huwag masisisiyan na yung mahal na presidente. Dahil lahat tayo na mga problema, hindi lang kayo. Kaya huwag na huwag ka magmumura. Tapos ngayon, hihingi ka na sorry. Tapos sasabihin mo na handa ka lang muhod sa harapan ni Mr. Presidente? Oh, come on. Matapos ko magpasikat na magmura-mura sa ating mahal na presidente, hihingi kang tawad, umayos ka. Katanda-tanda mo na, gaganyan ka pa. Naging sikat ka na, naging laos ka na dahil sa pag-uugali mo. Tandaan mo yan, walang magwawagi sa mga ka-anuan nyo. Tandaan nyo, may kapalit niyang pinagagawa mo sa ating mahal na presidente. Pangatlo, ito kapwa OFW. Hindi sa virus mamamatay ang taong bayan. At ayan naman yung mga taong nagpatupad ng batas, yan naman yung mga taong puno humahawak ng batas. Ay aba, huwag naman sana kayong masyadong loyal sa Pangulo. Isipin nyo naman yung kapakanan ng mga anak nyo. Isipin nyo naman din sana kapakanan ng pamilya nyo. Huwag nyo lang isipin ang utos ng Pangulo. Dahil hindi lang kami ang nahihirapan. Hindi lang kaming mga taong mamamayan ang nahihirapan. Sigurado ako, 80% ng mga kamag-anak nyo ay umaangal na rin sa hirap ng dinanas nila ngayon.
Ngayon sabihin nyo, na wala kaming ambag, panay reklamo kami? Aba, napakagaling nyo naman. Sabihin pa ni Butike yung panelo, wala kaming ambag sa bayan. Anong iambag namin sa bayan? Oh, ano? Butike yung panelo. At kumusta na nga pala? Doon naman tayo kay Bato. Kumusta nga pala? Ha? Yung pagiging loyal mo sa Pangulo, kumusta na? Ha? Wala bang apektado iniisa sa pamilya mo sa hirap ng buhay ngayon? Wala bang apektado ni isa sa pamilya mo ang pahirap ng ginagawa niyo sa Pangulo ay ginagawa niyo sa bayan? Hmm? Ngayon niyo ako sabihin ipabarang niyo ako. Ngayon niyo ako sabihin ipapahanap niyo ako ng Pangulo ay para ipapatay ako. Ngayon niyo sabihin niyan mga kupal nga mga didiis, mga putang ina kayo. Ang yabang mo. Nakapayabang, napakayabang mo. Nakapag-abot ka lang sa Taiwan. Makapagmura ka sa ating presidente, akala mo. Kaya mong buhayin ang mundo. Kaya mong buhayin. Kaya mong hitan yung ginagawa ng mahalang presidente. Hindi. Hindi mo kaya hitan. Alam mo, kapwa Pilipino, ano din ako, OFW din ako dito sa Jordan, pero hindi ako nag, kahit na mobilimar ang buong Pilipinas, ang buong mundo, hindi ako nag, ano, hindi ako, hindi ko sinisili ang ating mga Pangulo. Parehas tayo, pantay-pantay, kaya tayo ng nangailangan. Parehas tayo, nagugutom, pero huwag ka magmura, dahil wala kang karapatan para murahin ang ating mahal na presidente. Tandaan mo yan, may kapalitan, kayabangan mo, katanda-tanda mo na eh, nang siya kayabangan mo. Ano ba trabaho mo dyan sa Taiwan? Magganyan ka sa ating mahal na presidente, matindi ka. Kung paano kung kayo ang naging presidente ng Pilipinas, kayo ang dalda ng buong Pilipinas, anong gagawin kayo ba higitan? Hindi nang gawa ng ating mahal na presidente. Hindi. Kayo, kayo magmura sa ating presidente. Dahil wala kayong karapatan mga. Dahil Mr. President, ginawa niya lahat para sa ating lahat. Sadyang talaga may mga pasaway ng mga kapwa Pilipino. Matitigas na ulo. Kaya hindi masupo-supo yung mga virus na yan dahil matitigas ang ulo nyo. Tapos dagdagan nyo pa, mga pasaway din kayo mga nagmumura sa ating mga presidente. Dapat na nagtuturuan tayo mag, ano, magdasal para sa ating ano, katahip ka bumalik yung ating dating pamumuno sa Pilipinas. Pero anong ginawa nyo? I-bash nyo yung ating presidente. Kahit hirap na hirap na ating mahal na presidente sa kayang kaobligasyon. Pero gaganyan ninyo. Wala kayong partan. Masyado kayo. Hampas ko kayo eh. Mukha ano yun. Gusto niya hampas kayo. Baninay, sayang, baninay. Idol pa naman kita pero ngayon wala na. Mawawala na unti-unti yung mga anong tagahanga mo. Dahil sa kagawan, gagano nga ito mga presidente. Ikaw, mistika. May pagkalagin ka rin dahil sa pangmura mo. Tandaan mo yan. Tandaan niya, hindi ako marunong English. Pero kaya kong basa niya mga pananalitan sa ating presidente. Kung kayo nang babash, ako magtatanggol sa ating presidente. Magsasabi ako mabutihan. Hindi ako. Masyado kayo. Napaka. Nagkakaproblema ng ating bansa. Ganyan ninyo pang tinatay. Ay, masyado. Inis na ako talaga ako sa inyo. Yung kapwa ko OFW niya, pag makita ko, mood-mood ko talaga sa abo yan. Pag-ugali niyan. Makapagmura ka lang mo. Kaya niyang higitan yung ginagawa ng ating mahal na presidente. Parehas lang kayo ni mistika. Mood-mood kayo pag bumukha niyo eh. Gigil niyo ako.